And おはようございます。皆さん、こんにちは。コレセロです。Yan, nagbabalik siyempre para mag-share sa inyo ng mga katulong sa mga kababayan natin sa Japan na gustong kumuha ng JLPT certificate, okay? So, ayan. Para sa mga gustong kumuha ng JLPT certificate, ito yung para sa inyo, okay? Kung paano yung process, okay, ng pagkuha ng JLPT certificate natin, mga kaibigan. Kasi ako gusto kong kumuha ng JLPT certificate para, alam niyo yun, para ma-display mo dyan sa kwarto mo na nakapasa ka ng gintong klaseng exam, no? Sa Japan, okay? So, tuturuan ko yung paano. Okay? So, number one dyan, so magpipill up kayo ng form. Okay? Ano nga ba yung form na pipill upan nyo? Siyempre, dyan nakalagay yung pangalan nyo, edad, at the same time, kung kailan kayo nag-take dun sa exam, no? Kung saan kayo nag-exam, etc. Yung mga importante. At the same time, yung inyong registration number. Okay? Yung registration number nyo, kailangan yan sa natin, sa form. Okay? Then after nyo mapill upan yung form natin, okay, kung nga pala saan kayo kukuha ng form, pwede pumunta kayo dun sa www.jlpt.jp. okay, so pumunta kayo dyan sa website nila, okay, tapos hanapin nyo dyan yung certificate issuance. Okay, so nandun nakalagay lahat ng mga pwede nyong gawin, okay, kung kulang yung details na may bigay ko ngayon. At the same time, may form doon na doon nyo rin makukuha, no? So PDF naman siya, so pwede siya ma-print, mga kaibigan, so kayo na lang mag-fill up, or pwede kayong humingi ng tulong sa mga supervising organization na humahawak sa inyo. Okay, so pwede kayong humingi ng tulong sa kanila. Yung sa akin kasi, hiningi ko ng tulong dun sa sensei namin. Ayan kay Sensei Nathan, maraming salamat sa iyo. Ayan, pinadala niya ako last time ng mga bagay-bagay na kailangan dito sa Japan. Okay, okay, after nyo pa-fill up yung form natin, so pag-fill up nyo ng form, kailangan nyo syempre ng photocopy ng passport nyo, mga kaibigan. So magpapotocopy kayo sa 7-Eleven o kahit sa photocopying machine sa Japan. Okay, pagpapill up nyo, pagka-photocopy nyo, okay, ilagay nyo dun sa baba, sulat nyo yung JLPT na kailangan nyong kunin. Okay, like for example, is entry ka. So sulat mo dun yung entry. Okay, kung N5, N4, etc. No? Ayan, hindi pumunta ka ng post office nila o yung yubing kyoko nila, mga kaibigan. So pumunta ka doon, kailangan mong magbayad ng teigaku kugawase, mga kaibigan, tinatawag nila. At the same time, yung stamp nila, mga kaibigan. So isasama nyo yun sa loob ng sobre, okay, yung teigaku kugawase, okay, yung stamp. At the same time, syempre yung form, tapos yung inyong passport, mga kaibigan. So ipapasok nyo doon, tapos yun na, tapos na. Tapos maghihintay ka dyan ng mga ilang araw or linggo, mga kaibigan, di natin alam, no? So yun lang, mga boss, sana may tutunan kayo sa video na yan. So sundan nyo lang yung video na yan kung hindi nyo pa alam kung paano. So magtanong kayo sa mga senpai nyo or kahit sa kaninong na nakakaalam, okay? Ayan, so maraming salamat sa panonood. I hope natutunan kayo. Alright? See you again sa next video natin. Bye-bye. God bless.